Ikatlo ng Mayo, ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Linggo ng Mabuting Pastol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ang hindi dumadaan sa pintuan sa pagpasok sa kulungan ng mga tupa, kundi lumulukso sa ibang dako, ay magnanakaw at mandarambong. Ang pastol ng mga tupa naman ay pumapasok sa pintuan. Binubuksan siya ng bantay pinto at nakikinig ang mga tupa sa kanyang tinig at tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang ngalan at inilalabas niya sila. Kapag nailabas na niya ang tanang kanya, sa harap nila siya'y naglalakad at sa kanya sumusunod ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang tinig niya. Hinding-hindi sila susunod sa dayuhan, kundi tatakasan nila siya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng dayuhan." Ito ang talinhagang sinabi sa kanila ni Jesus, ngunit hindi nila naintindihan kung ano ang gusto niyang sabihin sa kanila. Kaya sinabi uli ni Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Magnanakaw lamang at mandarambong ang lahat ng nauna sa akin. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Kung may pumapasok sa pamamagitan ko, maliligtas siya at papasok at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay hindi dumarating kundi para lamang magnakaw, pumaslang at magpahamak. Dumating naman ako upang magkaroon sila ng buhay at lubos na magkaroon nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Si Jesus ang pintuan ng kawan. Ang pastol ng mga tupa naman ay pumapasok sa pintuan. Sa panahon ni Jesus, hindi maganda ang turing ng mga tao sa isang pastol. Tinitingnan ng ang pastol na isang taong hindi mapagkakatiwalaan, palainom, manunugal, palamura at hindi nabibilang sa mga disenteng tao ng lipunan. Sa kabila nito, pinili ni Jesus na makilala siya bilang isang pastol. Bukod sa pagiging pastol, tinukoy rin ni Jesus ang kanyang sarili bilang pintuan ng mga tupa. Ang mga kawan sa Palestina ay maliliit lamang, mula 50 hanggang 100 mga tupa at tinitipon sila ng isang kulungan na may mga dingding na bato na hindi lampas sa 4 o 5 piye. May isang pintuan lamang ang kulungang ito. Tanging si Jesus namang ang magpapasya kung sino ang maaring pumasok sa kulungan. Yaong mga katulad ni Jesus na mayroong tunay na pagmamalasakit sa mga tupa at nakahandang ialay ang buhay para sa kawan. Ang mga magnanakaw ay tumutukoy sa mga pinunong pampolitika at panrelihiyon na gumagamit ng kanilang katayuan para sa sariling pakinabang at para iangat ang sarili. Ang mga tulisan ay tumutukoy sa mga rebolusyonaryong naghahasik ng karahasan, pagpatay at iba pang paraan na salungat sa pag-ibig ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Ang mga magnanakaw at mga tulisang ito na hindi pumapasok sa pintuan ay ayaw tumulad sa buhay at halimbawa ni Jesus. Sila yung umaakyat sa bakod patuloy sa kanilang makasarili at mapanlinlang na gawain at mistulang nagiging katawa-tawa. Sinisira nila ang kanilang sarili habang patuloy silang umiiwas at ayaw pumasok sa nag-iisang pintuan ng kawan, si Jesucristo. Sa araw na ito, sabay nating ipinagdiriwang ang Linggo ng Mabuting Pastol at ang araw ng pandaigdigang panalangin para sa bokasyon. Ipanalangin natin ang Santo Papa, mga obispo,
mga pari at mga diakono upang maging mga tapat silang pastol sa kawan ng Diyos. Dumalangin tayo kay Jesus, ang pintuan ng kawan, para tumawag siya ng mga kabataang lalaki at mga babae na maglilingkod bilang mga pari, mga ermano at mga relihiyosa na may magandang kalooban. Nawa ang mga naninigaw ng landas ay makabalik sa kawan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, ang tunay na pintuan.